Yan mga master, so additional charging tayo. So ayan, so isang sintomas ng undercharge sa grid, naka-off yung outdoor niya. Pero sa indoor niyan mga master, gumagana yan. Okay, ito ko rin sa inyo, nakabukas yung breaker niya, naka-on. So tanggalin ko lang muna yung mga ano, bird's nest. Kasi binahayan siya ng ibon. Ayan, so naka-on yan. Tanggalin ko na lang muna. Yan na mga master, so tanggalan natin yung bird's nest. Kaso hindi siya gumana. Ayan. So dapat kasi itong LED na to, iilaw yan mga master. Ayan. So pina-check na natin kay master Tupper sa loob kung bakit hindi gumagana. So papatry natin off-on sa indoor unit. Tapos pareset na rin natin sa breaker. Sa pinaka main breaker, tapos check natin kung bakit wala pa rin gumagana. So sukatan natin mamaya ng boltahe. And so marami tayong kinakargaan dito, ayan o. So may siyam dito na hindi gumagana. So naka-stop yung outdoor blower niya. So indication na hindi umaandar ang compressor. In-off muna natin yung breaker. Tapos kukuha natin ng supply sa ano, line side dito sa ibabaw sa lahat ng dilaw. Tapos at the same time sa load side. Kukuha din natin dito. So pag meron, so trouble natin yung electronics niya. So number one yung fuse yun. Ayan. So pero antayin muna natin yung ano ni Master Tupper. Tanggal yung isa. Yeah, pala. Ha? Baluwag lang pala. Tas ito sa taas, baluwag. Sino nag-ipit nito? Oh, naluwag oh. Down. Ba. Ano ba, boy? Ano ba, operator? Ano na to? Ah, hindi na. Dito na lang. Ha? Okay na, okay na. Huwag lang pala. Yan na mga master, so maluwag lang pala, pinatanggal lang palang ano wire ito, itong kulay green. So maluwag, tapos sinikpitan na rin natin yung ibang terminal. And so nakabukas na yan, yan o. So may rating na siya, 0.8 amperes. Yan, so indoor unit yan. So waiting na tayo pag na para kung under yung ano outdoor blower niya. So pag umandar yan, maya-maya under na rin yung compressor natin mga master, yan. So dapat 0-0 yan. Hindi nga lang kita. Try natin lagyan ng ilaw.
Yan, so blinking siya kasi nilagyan natin ng ilaw. So, pero zero-zero yan mga master. Yan, tapos E3 lalabas dyan pagka undercharge siya. So kanina kasi pag open natin, blackout. So yan, waiting tayo para sa ano, pag-under ng outdoor. Na mga master, mandar na. Yan. ON. So ON ang nakalagay dyan. Wala pa, hindi pa naman-under ng compressor eh. Saka-under pa lang ng blower natin eh. Mayamaya under na yung compressor. Yan ah. Mandar na yung compressor. 14 po ay yan, bababa pa yan, so i-equalize nya pa yung 3 yung charge natin sa system, sa buong system. So pag nag-equalize yan, makukuha natin yung permanent rated current nya. So tapos ano to guys, ayan o. Conventional pa rin to na AC unit, gray. Yan, so hindi siya inverter. So lumalabas, semi-inverter lang ang design niya. Kasi kung inverter to mga master yan. So dapat itong discharge line natin is malamig din. Tapos itong low side natin, siyempre malamig din. So ibig sabihin yung expansion valve natin, yung orifice natin sa discharge line is located sa indoor unit. So wala dito. So usually kasi lahat ng inverter dito na nakalocate sa outdoor yung ano, yung orifice niya o kaya yung expansion valve. So good na to mga master. So isasarado na namin to, tapos lipat kami sa ibang unit. Ayan na. So good siyan, mamaya bababa pa yung ano niyan, yung pre-on charge niyan. So ilagay ko na lang dito sa taas yung ano, standing pressure tsaka running pressure na dapat sa kanya. Pero ito yung rated current natin, 23 amperes. Sinko wala to, hindi pa ito na babaklas. Bakit? Tama. Ah? Bukas umaga, pero tatabasan uli natin yun. Kulit ah. Sobrang dumi. Ah, pre, video mo ngayon. Video ko ng ulo mo eh. Video mo yung ano, coil, pre. Yung coil. Ayun, yung dumi. Mga dyan. Same. Parang muna yung style. Yung tabo. Parang muna yung tunis yung backpack. Patagilid pa natin pa. Napit ko lang doon sa ano. At, video mo yung ano.
Coil. Dito. Ayan, ayan. Remote ha? Oh, balik na yan. Tanggalin ng tubig. Tapos patayin na yung mga unit ha. After yan. Nel, yung number 6 lagyan mo ng tagging do not open ha. Kahit ganyan na yan muna. Eto. I-ano lang, isabit lang Nel. Sabit nyo lang to para hindi malaglag ha. Bukas na lang natin ituloy yung ano. Sobrang dumi niya yung pre ah. Oh, masyal, ang dumi oh. Sobro. Puro lumot na. Hmm? Yata yung binidyo ni Kalipay. Tumatulo daw to. Ano? Number 6. Sobrang dumi. Wala akong malinis ito ng gusto. Wala akong maganda yung spray na ito. So lahat ng nakapatay ay yung mga patay. Basta magandang spray lang pagbuga para malinis na maganda. At lagyan na yan ng payong para i-ready na sa ano, pag-i-spray. Kanabi sila masasal din, nagkakalas. Ano boy? Tanggal na? Tanggal na? Hoy! Tanggal na nga. Hindi, i-taper. Kakabit na?